Ang Ge Carlo, welcome to the program. You feel very special dahil daming tao. Sobrang daming tao diba? Dito, boy! Maraming salamat. Noong huling dumalaw ka dito, nag-fast talk tayo, di ba? Kung sino kay Zanzo, kay Z at kay Carlo ang halimbawa, pikon, guwapo, etc. Sinabi mo, and I wanted to react, Carlo, kaya dapat magsalita ka ngayon. I read on the net that you minded na ang pinili ni Angge kung sino ang ideal husband ay si Zanzo. The word was nagtampo. Bakit? Eh, bakit si Zanzo, di ba? Bakit si Zanzo? Di ba, Tito Boy, nung sinasagot ko yun, may ina-explain ako na, kasi si, ano, tapos na-realize ko, parang, ba't ako nag-i-explain? Di ba, si Zanzo, kasi, ang gusto kong i-explain nun, si Zanzo, kasi, nakita ko siya sa playhouse, may inaalagaan kaming bata, tapos mag-asawa yung ginagampanan namin. So, nakita ko siya bilang kung dun ko titignan. Yun ang konteksto. Yes. Pero, kung titignan ko sa totoong buhay, hindi ko po sila mga asawa, Tito Boy. Sana nga, isa sa kanila mapangasawa ko. You just have to say it and it happens. Ano ni Carlo? Carlo? Bakit yung nag-mind? Bakit sa palagay mo, mas husband material ka? Hindi, feeling ko kasi mas matagal kami magkakilala, mas... Di ba? Okay. Mas kampante ka sa akin. Naiintindihan namin yan. Mas... Ikaw daw ang mas pikon. Mas pikon ka talaga. Tito Boy, pipikon lang ako kasi pag aalis na ako, magpapaalam ako, tinataguan nila ako ng cellphone, tinatago nila yung susi ng auto ko. Yun naman pala. Ako, wala akong ginagawa, napipikon siya. Nang wala akong ginagawa. Ikaw daw ang lagi niyang ka-text. Diba? Sana, no? Oo naman. Ba't mo naman sinasabing sana? Inangyayari na nga. Hindi ko naman alam, hindi naman ako nagtatanong, Tito Boy. Aha. Okay. Mas malambing. Paano ka maglambing? Ako, Tito Boy, yung malambing. Talaga. Ikaw ang malambing talaga. So, tinitignan ko lang kung sino sa kanila yung mas nag-give back. Ayun. Kaya ako nasagot na siya yung mas malambing. Tingnan mo, kinukontekst pa niya. Tonight with Boy!